We'll be right back.
Okay, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga kauno. Ito na naman po ang inyong lingkod, ang inyong nutritionist, ang inyong life coach, Jericho Mendoza. Mga kauno, ngayon po ay araw ng Linggo, March 14, 2021. Isang taon na po na nakalipas ang COVID-19 sa buong mundo. Eksaktong 1 year, guys, March 14 last year, nung nagsimula ang lockdown. And ngayon, nakakaisang taon na pala tayo. Pero tuloy-tuloy pa rin tayo sa pag-aaral at pag-alam ng mga bagay tungkol sa ating kalusugan. Mga kauno, ang bilis ng panahon, kaya dapat hindi tayo nag-aaksaya ng lakas, ng oras. Gawin natin itong makabuluhan sa araw-araw nating pamumuhay. Again, guys, 1 year na ang ating dinadanas ngayon na COVID-19. Pero marami tayong paraan para magtuloy-tuloy ang buhay. Bago tayo magsimula ay sumaati nawa ang pagpapala at ang pag-ibig ng ating Panginoon. Gabayan niya nawa tayo sa lahat ng ating mga pag-uusapan at mga maging katpakipakinabang ito sa ating buhay araw-araw dito sa Uno. So yun, mga kauno, no? Ang ganda ng topic natin dito sa ating Total Wellness Solution. Tungkol naman ito sa diabetes. Mga kauno, napakaraming nagtatanong sa akin, ano ba ang kanilang dapat gawin? Paano ba makontrol ang blood sugar? Ano ba ang pagkain na dapat nating madalas kainin? Ano ba ang dapat nating pinipili na carbohydrates? Kasi alam nyo, ang problema ng mga diabetic, pag nalalakas sa kanin, pag lumalakas sa matamis, pag nakakakain ng maalat, umiinom ng soft drinks, talagang nagpa-fluctuate ng todo ang kanilang blood sugar. Pagka ho kasi nagpa-fluctuate ang ating blood sugar, tumataas ng more than 100, 200, 300, nagiging delikado po ang ating katawan. Kaya ngayong araw na to, Linggo, alamin po natin ang ilan sa pwedeng makatulong sa mga taong may diabetes. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, syempre bumati muna tayo. No? Binigyan ko lang kayo ng pangunahing opening ngayong araw na to. Hanggang mamayang alas 4, mag-aaral po tayo. So, bumati muna tayo mga kauno sa ating mga taga-subaybay na kahit Linggo, na alam kong dapat kayo ay abala sa pamilya, kayo po ay may mga ginagawang mga personal na bagay dahil Linggo ngayon. Pero mas minabuti nyo, mahigit na ho 100, mas minamabuti ninyo na makinig at manood sa ating program ngayong araw na ito sa ating Uno Live. Nandyan si Chris Makalisang, hello sa'yo. Joffrey Agad Samarita, hello po sa inyo. Emmanuel Olalia Olarias, nandyan din si Jer J. Roel Ubanan. Nandyan din si Alice Lorenzo. Nandyan din si Esnita Hamid, hello sa inyo. Marichu Lozano Hashimoto, no, chay. Siguro hapon tong si Marichu Lozano Hashimoto na to. No, may lahing Japanese. Ang ganda ng apelyido niya, eh, no? Nandiyan din si Aileen Asis Sablan at marami pang iba, mga kauno. So yung iba hindi ko na ho masyadong ma-shout out kasi napakadami ho natin. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo sa pag-share ng ating link nitong ating Facebook hanggang mamayang alas 4. Again, tayo po ay mag-aaral. Simulan na po natin ang ating pag-aaral, no? Bago tayo mag-discuss ng ilang mga produkto natin. Aralin natin, ano ba ang safe na pinakamagandang carbohydrates para po sa makatulong ito sa mga kapatid natin, mga kababayan natin mayroong diabetes? Alam nyo, mga kauno, makinig kayong mabuti, no? Hindi ho lahat ng carbohydrates ay mabuti. Makinig kayo mabuti, no? Hindi ho lahat ng carbohydrates merong mabuti. Kung merong bad cholesterol at merong good cholesterol, lagi ho nating naririnig yon, bad cholesterol and good cholesterol. Mayroon din pong tinatawag na good carbohydrates at bad carbohydrates, mga kauno. Siyempre, ang pipiliin natin yung mga good carbohydrates. Why? Ito ho kasi ang major na kinukonsume ng isang tao, lalo na ang Pinoy. Mahilig tayo sa carbo. No, carbs, sabi nga. Hindi ho lahat ng carbs, good carbohydrates. May bad carbohydrates. Ano-ano ba yung mga good carbohydrates na nakatutulong upang hindi maging malala ang sitwasyon ng isang may diabetes?
Ang pangunahin na ho dyan, brown rice, wheat bread, high fiber cereal, at mga sari-saring gulay. Tandaan ninyo, merong tinatawag na good carbohydrates at merong bad carbohydrates. Ang lagi nating piliin para yung mga diabetes, may diabetes, hindi ho masyadong mahirapan sa kanilang dinadanas. Kasi pag meron na ho kayong diabetes, ano na ho yan eh, talagang nasa katawan nyo na yan. Medyo kukontrolin nyo na lang. Nung hindi na nawawala yan, ikukontrol na lang natin sa pamamagitan ng tamang pagkain. Ano ba yung mga dapat natin kinukonsume? Unang-una nga dyan, guys, yung good carbohydrates, piliin natin siya. Lagi kayong mag-brown rice, mag-wheat bread, high-fiber cereal, at iba't ibang klaseng gulay. Alam naman natin ang gulay, mayaman yan sa fiber, no? Sa taglay ho nitong mga fiber, mabuti ho ito sa ating bituka. At nakabababa po ito ng kolesterol at nakakakontrol po ito ng ating blood sugar. At syempre, sasabihin ko pa rin na umiwas at limitahan natin ang pagkain ng bad carbohydrates. Ano-ano ba yung mga pangit na carbohydrates? Una, yung puting kanin o white rice. Kaya lagi ho natin sinasabi na limitahan ang pagkain ng white rice. At kung kayo po ay kakain ng puting kanin o yung mga ordinaryong kanin, isangag mo para bumaba ng kaunti ang kanyang asukal. No? Yung hong white bread, hindi rin ho masyadong maganda sa katawan. Madaling makataas po ito ng blood sugar. No, tandaan ninyo, ang white bread at white rice, napakataas pong magpataas ng blood sugar ng isang tao na may diabetes. Kaya piliin ho natin ang pagkain na tinatawag ho natin na brown rice, wheat bread, mga high fiber cereal, at the same time, sari-saring gulay. So basic po yun eh. Napakahalaga po nun na informasyon na yun. Kasi pag tayo po ay laging kakain ng kanin, madalas malakas, eh talaga ho mag-shoot up ang blood sugar ninyo. Eh delikado ho yan pagka tumataas ang ating blood sugar. Marami hong nagiging delikado sa ating katawan. Una, nagiging delikado po sa ating bato, no? Pag tumataas po ang ating blood sugar, dumadami ang asukal sa katawan, yung glucose content ng katawan nyo tumataas, nahihirapan ho yung kidney para i-filter yung dugo. Ang isa pang nagiging delikado yung puso. Bakit? Ang puso ang nagpapump ng dugo at pag masyadong malapot ang dugo, nahihirapan din ang puso. At ang isa pa, yung pagkakaroon ho natin ng gangrene o sugat sa paa na hindi masyadong gumagaling. Dahil hindi na ho nakakadaloy sa maliliit na ugat yung ating dugo, kaya kung may sugat man kayo, nagbubulok na, ang tawag doon ay gangrene. At yung pinaka-worse, yung iba po, pag may diabetes, nabubulag. Bakit? Yun hong mga ugat sa mata na babarahan, at kapag nagbara, pumutok yung ugat sa mata, ang tendency pwede ho itong mauwi sa pagkabulag. Kaya ito pong usapin natin na to, napakasailan ho nito. Kaya mga kababayan, mga kauno, eh sa Pilipinas po, isa ho sa pangunahin yan, bukod sa sakit sa puso. Ang pangunahing sakit ng Pinoy, sakit sa puso, alta presyon, no? Cardiovascular disease. Ang sumunod yung diabetes, no? Lalo na yung type 2 diabetes, na na-acquired ho natin yan because of lifestyle. Na-acquired po natin yan dahil po sa pagkain natin ng madaming matatamis, maalat, mamantika, no? Kain ng kain ng malakas na kanin, no? Sobrang lakas natin sa kanin. Kaya dapat 130 grams lang per meal. Take note, 130 grams per meal kung white rice ang kinakain nyo. Actually, pag brown rice, medyo may pwede kang mapadami. Why? Kasi ang brown rice naman, madami yan sa fiber. Kaya kung mapapadami ang kain mo ng brown rice, eh medyo mas nakakatulong pa nga. Kaya lang, syempre, hindi ho masyadong kasing sarap yan ang white rice. No? Pero masasanay rin kayo sa simula lang naman yan, ano eh, hindi masarap kainin. No? Eh ganun talaga, kailangan ho nating pagtiisan yung brown rice, although hindi siya masyadong masarap na katulad ng white rice, pero mas mabuti naman ho ito sa ating kalusugan. Anong punto ko, mga kaibigan, no? Atin uling ipapasok yung usapin ng tungkol sa supplement, no? Nabanggit ko kanina, ang mga good carbohydrates, no? Ang good carbohydrates, kasi dalawa yan, inuulit ko, bad carbohydrates and good carbohydrates. Yan ang pangunahing nagiging problema ng isang may diabetes, yung pagkain ng maraming karbo. Ang bad carbohydrate, white bread at white rice.
Ang good carbohydrates, yung brown rice, wheat bread, high fiber cereal, at mga sari-saring gulay. So hindi ho siya mahirap tandaan, mga kauno, no? Napakadali lang ho nitong tandaan. Normally, yung madalas mong kinakain na puting kanin, yan ang madalas pinanggagalingan kung bakit tumataas o nagpa-fluctuate ng mataas ang blood sugar ng isang tao. Pag-inom ng soft drinks, kain ng dessert, no? Kumakain ng matatamis o kumakain ho palagi ng sichirya at maalat at matamis, nakakasira ho yan ng ating katawan na uuwi ho sa pagkakaroon ng diabetes. Kaya kain ho tayo madalas ng high fiber cereal at matataas ang fiber nito upang makababa ng ating blood sugar at blood pressure, pati cholesterol ho bumababa. So yan, sa mga nakikinig po, sana nakuha ninyo yung aking punto tungkol doon. Anong food supplement ba ang pwedeng makatulong sa mga taong may diabetes? Pangunahin na po dito yung crypto-organic. Di ba nabanggit ko kanina, sari-saring gulay. Ang isa po sa pinakamagandang gulay na food supplement na meron tayo, dalawa, crypto-organic and wheatgrass and barley. Why? Ang wheatgrass and barley and crypto-organic, yan po ang mga pangunahing gulay na pinakamaganda po ang enzyme para sumuport sa buong katawan. No? Para suportahan ang ating buong katawan. Ngayon, meron akong isi-share sa inyo para maintindihan niyo mabuti kung bakit ho mahalaga ang food supplement, kung bakit mahalaga ang fiber, no, yung mga tamang carbohydrate sa atin pong pangangatawan upang makontrol natin kapag may diabetes ka na at para hindi ka ho basta-basta magkakaroon ng diabetes. Siyempre, lagi nating tanong, bakit ba natin kailangan ng proper nutrients and nutrition? No? Siyempre, para ho makaiwas tayo sa iba't ibang klase ng sakit. Bakit ba nagkaroon ng diabetes ang isang tao? Bakit ba? Dahil nga ho yan sa toxin. Lagi ko pong sinasabi at itinuturo ito sa ating mga kababayan, sa lahat po ng nagtatanong. Umiwas ho tayo sa source. Ano ba yung source? Toxin. No? Ano yung toxin? Alat, matamis. Kain tayo ng mapait, mga kababayan, mga kauno. Yung okra, ampalaya, talbos ng kamote. Mapapait yan, pero mabuti yan. Sabi ko nga, may mga pagkaing mapait, hindi lang masyadong masarap, pero mabuti. Kung alin pa nga yung masasarap at matamis, yun yung nakasasama sa katawan. Kung alin pa nga yung malilinamnam, yung masasarap, kagaya ng pagkaing mayaman sa bechin, eh talagang grabe ang toxin yan. Kaya nga nalulungkot ako, yung iba nagluluto, dinadaan sa bechin, dinadaan sa mga pampalasa, hindi mo na malasahan yung tunay na lasa ng pagkain. Minsan even yung gulay, nilalagyan mo ng mga pampalasa na para daw magustuhan ng bata. Alam nyo, ang bata, ano yan eh, kung ano ho yung nasanay siya, kung ano yung pinakain mo palagi sa kanya, eh doon talaga yun talaga hahanap-hanapin niya. Pero tandaan ninyo, kung yung bata, tinuruan ninyo, nung tamang lasa mismo ng pagkain, eh yun hahanapin niya. Halimbawa, talagang ini-steam mo lang yung gulay, no? Lagyan mo man ng konting panlasa, salt and pepper lang. Eh yung iba kung ano-ano nilalagay. Mga nanay, mga kababayan, no? Pag nagluluto ho tayo, iwasan ho natin yung masyadong maraming pampalasa na mga parang ano, parang bechin. Hindi ho siya nakakatulong. At the same time, malaking bagay po pagka nagkakaroon tayo ng balanced nutrition. Why? Kapag hindi ho kasi balanse ang nutrisyon ng isang tao, madalas nabubusog ka lang pero hindi mo naman talaga nakukuha yung nutrisyon na kailangan mo. Kaya napakarami yung sakit, mga pangunahing sakit ang ating hinaharap. Gaya nga ng lagi kong ipinaglilingkod. Ang pangunahin pong sakit, 7 sa bawat 10 Pinoy, eh may alta presyon. 7 sa bawat 10 Pinoy, may sakit sa puso. No? At yung sakit sa puso, sakit sa bato, paglabo ng mata, pagkaputol ng paa, ito po ay komplikasyon ng pagiging diabetic o pagkakaroon ng diabetes. Kaya mga kauno, dapat po tayong uminom o kumain ng pagkaing mayaman sa antioxidant. Kapag kumakain ho kayo ng brown rice, kumakain kayo ng wheat bread at sari-saring gulay, ito po ay antioxidants. Tandaan nyo yan mga kauno, tandaan nyo yan mga kababayan. Pag mayaman sa antioxidant, phytochemical, no, micronutrients ang kinakain ninyo, nagiging maganda ang function ng bawat internal organ mo.
respiratory system, kidney function, reproductive function, immune system, nervous system functioning, anti-aging, protection sa liver. Yan ang trabaho ng antioxidant, phytochemical, micronutrients, vitamina, mineral, at mga fiber. At yung mga nababanggit ko po na to, mga kauno, itong binabanggit ko na to, like micronutrient, antioxidant, phytochemicals, vitamin A to K, minerals and fiber, ito pong lahat ng ito ay pwede nating matagpuan sa ating mga produkto, sa halahat po ng ating food supplement. Nire-recommend ako to kasi bakit? Marami po tayong kapamilya, kamag-anak, lalo na ang ating mga anak ay hindi po masyadong nakakakain ng sapat na sustansya. Lagi na lang si Chirya, nauso na ngayon sa panahon natin ang fast food, usong-uso ngayon ang frozen food, usong-uso ngayon ang microwavable food, usong-uso ngayon ang instant food. Nung araw, hindi masyadong maraming instant. Kalimitan ng panahon namin, nung bata ako, kalimitan talaga ay pag nagluluto ang nanay ko noon, lalo na halimbawa naglaga ng munggo. Munggo lang, makikita mo, lalagyan mo lang ng kaunting gatas, kaunting brown sugar. Yun na ang minandal namin nung araw. Pag yan ay halimbawa gumawa ng juice, yung gagawin niyan, yung bayabas o yung santol. No, tatagtarin yung bayabas at santol, lalagyan ng tubig, kaunting matamis, yun ang pinaka-juice. Hindi ho kagaya ngayon, lahat soft drinks na. Nung araw, kahit paano, medyo natural pa. Sana maibalik po natin yon. At kung hindi ho natin naipabalik sa pamamagitan ng mga physical na gulay, pwede ho nating tulungan ng food supplements. Ang food supplement po natin ay hindi naman ho ito, kumbaga, magbibigay ng masama. Ang ating pong mga food supplement ay katiwa-tiwala. Ang ating pong mga food supplement ay pinagtitiwalaan din ng ilang mga talagang eksperto, mga medical expert. Pinagtitiwalaan ho ang mga produkto natin ng mga doktor, ng mga physician, ng mga health professional, no? Pangunahin na ho dyan, tayo po ay aprobado ng FDA, Food and Drug Administration. E kapag hindi ho kayo aprobado ng FDA, hindi naman kayo makapag-ooperate. Ibig sabihin, nangangahulugan lang lahat ng nakikita niyo mga produkto sa harapan niyo ngayon, no? Yan po ay aprobado ng Food and Drug Administration. Awarded po tayo ng super brand na sinabi nila na ang ating mga produkto ay katiwa-tiwala, reliable, and very, very effective. At sa mga kapatid ho nating mga Muslim, sila ho ay maingat sa pagpili ng pagkain. Dapat po mayroong tatak ng halal. Ang atin pong mga produkto ay accepted ng ating mga kapatid na Muslim. At eto pa, yung ating Philippine Pharmaceutical Directory, isang libro na ginagamit ng mga health professional. Diyan sila tumitingin kung ano ba yung mga products, food supplement o gamot na pwede hong i-consume ng publiko. One good thing, mga kauno, halos lahat ng ating food supplement ay featured po sa Philippine Pharmaceutical Directory. Anong ibig ko sabihin? Meron ho tayo dapat peace of mind, hindi kayo nag-aalala. Why? Because ang mga produkto naman ho natin ay rekomendado ng mga eksperto. Kaya ako po, sinasabi ko to sa atin lahat, no? Hindi naman talaga tayo nakakapagluto na ng... Kaya ako sabi ko, magtanim kayo eh. Magtanim kayo sa likod bahay ninyo kung may taniman. Kung wala, mag-supplement. Ang food supplement po, na-invento yan noong 1949 ng isang French doctor. Ang kauna-unahan nga ay yung grape seed. Unang-una yung na-food supplement sa mundo eh. Hanggang sa dumami na hunang dumami. Why? Nakitaan naman nila talaga ng potensyal ang supplement. Bakit? Dahil po sa sobrang bilis na ng buhay, ang mga tao po ay lagi nagmamadali. Kaya ang preparation ng pagkain ay hindi naging magiging healthy na. Kaya sa pamamagitan po ng tulong ng supplementation, pagkain tumutulong sa katawan, food supplement. Food, pagkain yon, pagkain kumukumpleto ng pangangailangan ng katawan. Kagaya nitong nasa harap nyo, itong zinc with vitamin D. Pwede tayo mag-take nito ng 2 beses araw-araw, 2 times every day. Ang zinc with vitamin D, nagpapalakas po ito ng ating resistensya. Isang napakagandang kombinasyon na nagbibigay ho sa atin para mag-function ng maigi ang halos lahat ng ating internal organs. Ang ganda ng function ng atay, ng abdo, ng lapay, ng bato, ng pantog,
At marami hong sakit ang maaari nating maiwasan pagka nagkakaroon ho tayo araw-araw ng zinc with vitamin D. Actually, ang zinc and vitamin D, nakukuha naman natin yan sa iba't ibang klaseng pagkain. No? Lalo na sa isda, no? Lalo na sa gulay, sa mga nuts. Kaya lang, alam naman natin na hindi naman ho tayo araw-araw kumakain nun. Kaya sa tulong, sabi ko nga sa inyo, ang supplement ay tumutulong upang kumpletuhin ang kailangan mo sa loob ng isang araw. Because being healthy is a daily obligation. Ang maging healthy po o ang maging malusog ay araw-araw na obligasyon. Isa ho na pwede nating ipantulong sa ating katawan, sa ating pamilya. Itong zinc with vitamin D sa mga bata ho, isang beses araw-araw, pwede na yon. 8 taong gulang hanggang 12 anyos, once a day pwede yan. Pagka naman adult na kagaya na natin, pwede kayong mag-take ng twice every day. Mabuti yan sa buong tiyan, mabuti yan sa buong katawan. Nakakatulong to halos lahat ng ating mga internal organs. Importante ho, ako lang ba nagsasabi niyan? Hindi po. Kahit mag-check kayo sa mga research, maraming doktor na ang nagsasabi na lalo na sa panahon ho ngayon ng COVID-19, sa panahon, isang taon na COVID-19, 1 year na, no, March 14 last year, nagkaroon tayo ibig sabihin, 1 year na yung lockdown, no? E buhat naman noon, sinasabi nila na ang panlaban natin ay resistensya po, o mataas na resistensya. Why? Wala namang gamot pa eh. Kung meron man ho ngayong tinatawag na bakuna, eh, hindi pa naman ho sapat yung supply. Meron man, ay hindi pa rin ho naman lahat ng tao ay nagtitiwala. Kailangan pa ho natin talagang iran, no? Nang ito do hanggang sa pagtiwalaan ito. Marami tayong nababalitaan pa na hindi ho magagandang mga epekto. Although sabi ko, mabuti na rin na meron ng bakuna, pero sana makompleto na ho yung ating supply para talagang mawala na ang agam-agam dito sa Pilipinas. Pero sa ngayon, medyo matagal pa. Dahil napakarami hong tao, buong mundo ang nangangailangan. Kaya pangunahin na po natin pwedeng magawa sa ating kalusugan, unahin na po natin yung mag-take tayo ng mga immune system booster kagaya ng zinc with vitamin D. Sinasabi na rin po yan ng mga espesyalista, ng mga eksperto, no? At bilang nutritionist ninyo, sinasabi ko po na ito ay magandang idagdag natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At isa na rin ho dito yung ating isa sa pinakamagandang produkto like virgin coconut oil. Isang produkto ho na very rich in healthy fatty acids, sa malusog na fatty acids, antiviral, antibacterial, meron siyang kakayahan na ganoon, meron siyang antiviral and antibacterial properties. Malaking tulong ho ito para makapag-lose ka rin ng weight, kung medyo obese ka, nakakatulong 'yan para makareduce ng inyong appetite kasi hindi ka mabilis magutom pag nagbe-virgin coconut oil ka. At again, nabanggit ko nga kanina, may antiviral and antibacterial properties na hindi ka ho basta-basta kakapitan ng virus o bakterya na kumakalat ho sa paligid ngayon, sa buong mundo. At sa mga bata ho, no, ang aking ho concern, yung mga ating mga kabataan na nakakaranas ho ng madalas na seizure, lalo na ho yung mga batang may epilepsy, nakakatulong to 3 times a day. No? At napakaganda ho nitong pampalusog ng buhok, no? At magandang pampaganda ng balat. So anong punto ko mga kaibigan? Combined with zinc with vitamin D plus the virgin coconut oil, kapag yan araw-araw tinitake ninyo, malaking bagay na ho yan. Marami na ho tayong sakit na pwedeng maiwasan. Nagkakaroon na ho tayo ng proteksyon o proteksyon sa araw-araw nating pamumuhay, mga kauno. At ang isa pa na pinakamaganda na produkto na meron tayo, mga kauno, mga kababayan, no? Ito hong ating crypto organic, gaya ng topic natin kanina sa diabetes. Ito ho ay tumutulong directly sa type 1 and type 2 diabetes. No? Nanonormalize ho ang blood pressure, nakiklensing ang dugo, no? Gumaganda ang platelets, tumutulong ho ito sa infeksyon. Ini-improve niya ho ang red blood cells mo, ini-improve niya ho ang immune system. Sa mga bata ho na 2 years old hanggang pataas, maganda ang zinc content nito. No? Sa mga bata ho na anak natin na mga elementary student, 3 times a day na crypto organic, mayaman yan sa zinc at mayaman yan sa thiamine and B complex na maganda sa kanilang bone development. Sa mga adult na kagaya natin, ang crypto organic po ay napakainam para sa overall health. No?
piniprevent niya ho, binibigyan niya tayo ng kompletong sustansya at nutrisyon ng katawan. Piniprevent niya, pinipigilan niya ang pagbaba ng yung pagkakaroon natin ng nutrients deficiency. Napakainam po nito ng crypto-organic, isang complete meal o yung tinatawag ko palagi na superfood. O isa pang tawag ko dyan, meal replacement. Bakit ko tinawag na meal replacement? Yung mga sustansyang hindi mo nakakain sa ordinaryong pagkain mo. Ano ba ang ordinaryong pagkain natin madalas? Prito. Sa aminin man natin o hindi, madalas ang kinakain natin, pinirito. Ang kinakain ho natin, sinabawan man, eh malamang may mga bechin yan, may mga preservative yan, may mga halo yan na hindi ho mabuti na sa katawan. No? Tapos babanatin natin ng maraming kanin, kaya napakaraming may diabetes. Eh, ako sabi ko nga, medyo control ho tayo sa kanin, control sa red meat, control sa asukal, control po tayo sa pinirito. At para makasigurado tayo na kompleto ang nutrition mo araw-araw, kumain ka ng crypto-organic. Bakit? It's a green vegetables. Berdeng gulay po ito, green vegetables po ito, na ano, kumukumpleto ng kailangan mo for your overall health. So ang ganda palang kombinasyon yun. Zinc with vitamin D, virgin coconut oil, crypto-organic, no? Na tinatawag natin na support. No, again, our body needs support. Meron tayong tinatawag, guys, na natural requirement. Natural requirement. Whether you like it or not, kailangan mo siya. Ang katawan natin ay may pangangailangan. Ito, medyo hahaba lang tayo, pero kailangan yung marinig to. Ang atin pong katawan, araw-araw, may mga namamatay na selula at may mga nabubuhay na selula. Kung minsan, yung mga namamatay, namamatay na siya, talagang normal. Every day, you change your skin. Almost every day, nagpapalit tayo ng balat. Almost every 3 months, nagpapalit po tayo ng dugo. Every 2 years, lahat po ng buto sa katawan natin, napapalitan niya. So basically, mga 3 years, buong katawan mo nababago na. Kaya nga minsan makikita nyo, yung iba ang bibilis tumanda ng itsura. Why? Kasi nagiging worse yung kondisyon because of lifestyle. What you eat is what you are. Kaya nga kung kumakain tayo ng mga sapat na sustansya, sapat na nutrisyon, maayos na pagkain, hindi ho mabilis ang pagtanda. Healthy ka. Sabi ko nga, either mas nagiging healthy ka along the way o mas nagiging worse yung kondisyon mo, depende sa lifestyle mo. Kaya iwas na ho tayo sa mga vices, iwas tayo sa mga hindi maganda. At kailangan ho natin ng ultimacy, driver of nutrients. No? Bakit? Ito ba dapat maintindihan ninyo. Kakain ka ng crypto with grass and barley, kinakain mo yan. Kain ka ng zinc with vitamin D. Kakain tayo ng halimbawa ng virgin coconut oil. No? Tandaan ninyo, all nutrients, vitamin A hanggang zinc, all nutrients and minerals and fiber, mas maganda ho ang function nito with the presence of vitamin C. Why? Ang vitamin C, like Ultima C, nire-repair niya ho ang cells and tissues ng maayos. No? Nare-repair ng maayos para sa, kasi nasisira yan eh. Yung ating cells and tissues, nasisira yan, nadadamage po yan everyday sa wear and tear. Nagagamit kasi natin. No? At ito ho ang pinakamaganda na pang ano, tawag dito, yung sinasabi natin palagi, pampabata, anti-aging. At the same time, driver of nutrients. So, kumpleto. Kaya nga makikita nyo, kinakampaign ko mga kauno eh. Ultima, zinc with vitamin D, crypto-organic, with grass and barley, virgin coconut oil. Ito, no, mga combination nito na makalalaban ka sa mga pangunahing sakit ng Pinoy. Diabetes, cardiovascular disease, no, gastritis, ulcer, sakit sa bato, sakit sa pantog, sakit sa spleen, sakit sa pancreas. Mga pangunahin ho yung cancer. Diabetes, yung topic natin kanina. Kaya pag may nagtatanong sa akin, automatic na advice ko, cleansing. Why? Because kailangan ho natin mag-cleansing talaga. Kailangan nating maglinis at the same time, magkumpleto ng mga kailangan ng katawan. Kinukumpleto ho natin dapat ang pangangailangan mo. Yung tinatawag ho nating natural need. Anong punto, mga kauno? No, anong pinupunto ko sa inyo? Ano yung gusto kong i-point out?
Dapat lahat tayo mayroong kumpletong pang-cleansing. May mga product support pa tayo, kagaya halimbawa ng wheatgrass and barley, no? Excellent source to ng soluble fiber like beta-glucan. Ito, directly tumutulong to sa pagbaba ng bad cholesterol. Directly tumutulong to para luminis ang ating bituka. Directly tumutulong ito sa mga may alta presyon. Although meron itong similarity doon sa ating crypto organic, no? Pag umiinom ka ng crypto na 444, pwede mo itong ipalit na 222 kung kayo po ay medyo nabitin sa crypto o naubusan kayo. So meron tayong dalawang major cleanser sa pamamagitan po ng wheatgrass and barley and crypto organic. At sa mga tao po na napakaraming nag-i-inquire sa akin tungkol sa tamang pagpayat. Alam niyo mga kauno, ang tamang pagpayat po ay 1 hanggang 2 pounds per week lang. 1 to 2 pounds per week. Parang ganito, meron ho akong isi-share sa inyo, hahanapin ko lang dito sa akin pong tinatawag na record, may hahanapin lang ho ako dito para ho ma-share ko sa inyo. Para makita nyo po yung kahalagahan ng tamang pagpayat. Kasi mga kauno, yung iba nagpapapayat po binibigla ang katawan. Huwag niyong biglain ang katawan ninyo kasi baka mamaya magkasakit kayo. Baka mamaya masira ang bato, masira ang puso, humina ang atay. Importante po na tayo ay kumakain, no, mga kaibigan, kumakain po tayo ng sapat. At the same time, tayo po ay nag-lose ng weight sa tamang paraan. Parang ganito, no, mga kauno, isishare ko ito sa inyo para makita ninyong mabuti. Yan. Yan. Kasi mahalaga po ito eh, no? Mahalaga po itong usapin na to, no? IT, maganda makita nila to. Maganda tong usapin na to, lalo na pag may sakit ka sa puso. May diabetes ka. No? May sakit ka sa puso, may diabetes ka, may iba't ibang klaseng problema ka. Ang isa ho sa pangunahin nating dapat iayos, yun hong ating tamang timbang. Ito ho para sa Pinoy. Eto maganda mga kauno, mga kaibigan, ma-screenshot nyo yan. Why? Nagre-recommenda tayo ng Nutripop, nagre-recommenda tayo ng Pitrite, mga pagkaing loose ng pang-loose ng weight, virgin coconut oil, pang-loose ng weight. Kaya lang ang tanong natin, ano ba yung tamang timbang sa lalaki? At ano ba yung tamang timbang sa babae? Mga kauno, pakinggan nyo kung mabuti. Hindi ho basta papayat ka lang. Iwasan ho natin yung crash diet o yung mabilis ang pagpayat. Delikado po. Ang pinaka-safe na pagpayat na nagagawa ho ng Nutripub and Pitrite combined, Nutripub, dalawa, araw-araw bago matulog. Ang Pitrite, 3 times a day with 30 minutes exercise. Tapos 8 to 10 glasses of water every day. Inom ka nun. Tapos monitor mo, timbang mo. No? Kailangan marireach mo tong tamang timbang na to. Halimbawa, lalaki ka. Ang height mo ay 5'5". Normally, ang Pinoy, 5'5", 5'7". Madalang naman ng 6-footer sa atin eh. Normally, hanggang 5'11", karamihan. 5'10", 5'7", yan, 5'5". Kagaya ko, 5'5 ako. So, ang tamang timbang ko, 5'5", dapat 61.8 kilo lang. Yun ang timbang ko dapat. O kung sa pounds, 136 pounds. Kung lalaki ka, kagaya ko, 5'5 ang height mo, 136 pounds lang dapat ang timbang mo. Kung medyo matangkad ka naman, halimbawa, naka 5'8 ka, ang tangkad mo ay 5'8. So dapat 154 pounds ka lang. So sa mga kababaihan naman, normally ang height ng babae, 5'2, 5'3, yan ang normal height nila. Mataas na yung 5'4 sa kanila. So babae ka, ang timbang mo dapat pag 5'4 ka, 120 pounds. Kung medyo maliit ka, 5 flat ka, dapat 100 pounds ka lang. So mga kauno, ito po yung listahan. Ipinaglingkod ko po sa inyo ngayon yung tamang timbang. Why? Kapag ho kasi tayo ay sobra sa timbang, yan ho ang pwedeng pagmulad ng napakaraming karamdaman. Why? Pag sobra ka sa timbang, mabigat ang katawan mo, nahihirapan yung tuhod mo na bitbitin yung katawan. Kaya pwede kang ma-arthritis o yung tinatawag nating osteoarthritis. Kasi sumasakit ang tuhod niyan, even yung sa paa.
Lalo na mataas ang timbang mo, o overweight ka, o obese ka, pwede kang maging diabetic. Kaya mga kauno, napakaselan po ng usapin ng tungkol dito sa atin pong pinag-uusapan na pagpayat, no, ng sa tulong po ng NutriPub, no. What is my point, ladies and gentlemen? Unahin na po muna nating alamin ano ba yung sapat na timbang para sa atin. Ano ba yung proper weight mo dapat? Yan, unahin na ho natin 'to. Nandiyan na. Ito ho ay para ho sa mga Pilipino, no? Ang pinaglilingkod po natin ngayon ay sa mga Asian o Pinoy na kagaya ho natin. Kung kayo po ay matangkad na babae o 5'8 ka, dapat nga 140 pounds ka lang o 63.6 kilo. Nandiyan po pati kilo. So ito po maganda yan. Ngayon, yung usapin ho, no? Yung usapin ng regarding sa NutriPub, no? Yung usapin ng NutriPub, eh napakalaking bagay po nito para at least magkaroon lang ho kayo ng pagpayat ng 1 hanggang 2 pounds per week. Yun yun, mga kauno. So ano yung aking idinidiin dito? No, ano yung aking gustong i-emphasize sa inyo, mga kauno? Delikado ho yung sobrang mabilis na pagpayat. Pwedeng mauwi ho yan sa kung ano-anong karamdaman. Delikado rin naman yung sobra ang timbang mo, dahil pag sobra ang timbang, marami din ho tayong pwedeng harapin problema. Kaya dapat to sakto lang. Kaya unang-una ang akin, alamin po ninyo ang inyong tamang timbang, which is nandyan kangina. Screenshot nyo lang para po may copy kayo. No? Mamaya i-review nyo po itong ating pinag-uusapan. Anyway, ito naman po mga video na to, itong ating program na to. Lagi ho itong nakapost sa Facebook. At pinopost ko din po ito sa aking YouTube channel, Jericho Mendoza YouTube channel. Mag-subscribe kayo doon para updated ho kayo sa lahat ng video na pinopost ko. Para po kung meron man kayong mga kausap, kapamilya, mahal sa buhay, na gustong manood ng iba't ibang klaseng topic tungkol sa kalusugan, pwede ho ninyong panoorin dito sa aking YouTube channel, Jericho Mendoza. No, mga kauno, or pwede kayo manood dito mismo sa ating Facebook page, Unlimited Network of Opportunities. So yun, mga kauno, ang aking ipinaglingkod na topic sa inyo. Palagay ko napakagandang topic noon kasi napakarami yung nagtatanong tungkol dyan sa tamang payat, tamang timbang, tamang blood sugar, tamang yung para daw hindi sila madadiabetes. Ha, talagang napakarami yung namumroblema niya. Sana po ay meron kayong natutunan sa ating pinag-usapan ngayong araw na ito sa Complete Wellness Solution. Ngayon, may oras pa tayo. Marami pa akong oras na itinira para naman magkaroon tayo ng pagkakataon upang masagot ko ang inyong ilang mga tanong. Kung meron man ho kayong mga ilang suliranin tungkol sa inyong kalusugan, sa abot po ng aking makakaya, ito po, ihahanda ko ho ang aking sarili para masagot kayo, no? At habang tayo po ay naghihintay ng inyong mga katanungan, bumati muna tayo. Nandiyan po si Jelita Pamaybay Sadha. Nandiyan din po si Rosie Abrahan. Villanueva Prasel. Hello po sa inyo. Michelle Dalot Noynay. Nandiyan din si Julieta Calocar. No, napakadami po nating viewer ngayon. Mahigit po 200 ang nanonood sa atin. Yan, okay. Pag-greet daw kay Villanueva Prasel. Hello Coach Jericho. Pag-greet po sa lahat ng Red Lions team sa pangunguna ni upline Warren Trinidad. No, napakagaling na grupo na yan. Nandyan din si Melanie Belen. Good morning upline Volter Moday. Upline Vanessa Paloma. Hello po sa buong grupo ni Volter Moday. No, eto may tanong dito. Sumagot na tayo ng ilang katanungan. No? Si Joy Bermas Alastre Pesalbon. Good morning, good day coach. Anong supplement ang pwede sa may ulcer? Thank you po. Makinig kang mabuti, Joy. Unang-una, pag may ulcer ang isang tao, maganda dyan, Ultima C. Pangunahin na ang Ultima C sa umaga. Kukuha ka sa umaga, empty stomach, pagkagising mo, isang baso na tubig na kagaya nito, lagyan mo ng apat na Ultima, tanggalin mo sa capsule, haluin mo. Inumin mo yon. Nakakatulong yon para ma-regulate natin yung pagkakaroon niya ng ulcer. Tapos every 4 hours, magte-take siya ng isang pirasong crypto tsaka isang pirasong virgin coconut oil. Gawin niya yon for 2 weeks, makikita mo magsasubside. Gaganda ang kanyang kondisyon. Sana nakuha mo, Joy Bermas. Bawal ang magutom, bawal din masyadong mabusog. Yun ho ang ating unang rule sa ulcer.
bawal yung nagugutom siya, sasakitan siya niya. Bawal din po yung sobrang busog, no? Ang gagawin niya, gradual lang, unti-unti ang kain, tapos ultimacy, 4 PM, ihalo sa tubig, empty stomach. Makikita niya, mapapansin niya, magdudumi ho siya ng, ano, ng medyo madami. No, lilinisin natin yung bituka. Every 4 hours, crypto and virgin coconut oil, tigisa lang. Yun ang sagot ko sa'yo, gawin mo ng 2 weeks, makikita mo, ang ganda ng magiging improvement mo. And then after 2 weeks, no, i-adjust natin, balik ka. Balitaan mo ako after 2 weeks and then adjust natin yung pagkain mo, yung supplement mo, adjust natin para mabigyan kita ng angkop para sa'yo. Salamat sa tanong mo, Joy Bermas, mula dun sa may ulcer. Punta tayo dito kay Elena Ramiscal Pariñas. No, ito, tungkol naman ito sa thyroid. Ano po ang dapat ibigay sa may thyroid? Alam nyo mga kababayan, siguro lagi na lang may nagtatanong tungkol dito regarding sa thyroid, hypothyroid, and hyperthyroid. Alam nyo mga kauna, maging masipag ho tayo sa pagbabasa doon sa ating YouTube channel or doon sa ating health guide, Jericho Mendoza Health Guide Facebook page. Alam nyo, meron ako mga post regarding dyan, regarding sa usapin ng thyroid, no, ng bosyo, hyperthyroid, no. Elena, maganda mapuntahan nyo yun, no, para at least marami kayong alam, para marami kayong matutunan. Meron akong pinost doon, no, para at least may copy kayo for your consumption. Pero sagutin na natin to si Elena. Yung iba mga kauno, ayaw nyo magbasa. Gusto nyo. Basa kayo. Basahin nyo doon sa health guide. Tapos pwede kayo manood doon sa YouTube channel para yung mismong sagot, diretso nyo nakukuha. Pero ngayon, Elena, sagutin kita. Ano ba maganda dyan? Unang-una, kailangan dyan ng pro-cardio. Isa sa gabi. Ang pro-cardio kasi tumutulong yan para ma-regulate natin yung heart rate. Kasi pwedeng hyperthyroid o hypothyroid. Pag hyperthyroid, hyper, pwedeng bumilis ang tibok ng puso. Pag hypothyroid naman, bumabagal naman ang heart rate niya o tibok ng puso niya. So para ma-regulate natin yung tibok ng puso, no, yung heart rate, nakaka-regulate ng heart rate, yung pro-cardio. Sana Elena hindi siya toxic goiter, ano, o toxic, no, na thyroid problem. Magandang maganda diyan yung sinabi ko kanina, yung cleansing. So 5 products yung mai-recommend ko sa iyo. Pangunahin na yung pro-cardio, isa sa gabi bago matulog. Tapos Crypto Organic 444. Ultimacy 211. Virgin coconut oil 3 times a day. And zinc with vitamin D 2 beses araw-araw. Yan ang sagot ko sa iyo, Elena Ramiscal Pariñas. Mula kay Elena, punta naman tayo dito kay, eto, yung sa ating isa sa suke. Pagbigyan na natin to si Lori Lee. No, napakasipag nito. Lagi siya nagtatanong. Pero alam mo, Lori Lee, maganda magbasa ka doon sa ating health guide, doon sa ating Facebook page o kaya sa YouTube channel. Marami kang matututunan doon para yung mga ilang mga tanong mo, masasagot mo na agad, no? Pero may tanong ka ngayon, hi coach, ask ko lang po, ang kasama ko po sa bahay ay mahilig sa mani. Healthy po ba yon? Salamat sa sagot. Napakaganda ng nuts o mani kapag nilaga. Pero pag pinirito, adobong mani, hindi ko nare-recommenda. Hindi maganda sa katawan. Ma-arthritis ka doon, tataas ang uric acid mo. Pero pag yung mani, kinakain mo ng nilagang mani, yon maganda yon, carbohydrates yon, tumutulong pa yon sa energy. Yun ang sagot ko sa'yo, Lori Lee. Depende sa preparation. Iwasan nyo ho yung mga yung mani na pinirito. No? Yung mga tuyo na mani. Yung dry nuts. Yung mga pinirito. Pride pala. Pride. Mga pride o mga ay nadobong mani. Ang maganda yung nilaga. Yan ang sagot ko sa'yo, Lori Lee. No? Mula kay Lori Lee, punta naman tayo dito kay on, sabi ni Lynn Quino, thank you. Thank you ulit, Coach. Madami akong nakuha. O, salamat din sa'yo, Lynn Quino. Punta naman tayo dito kay Helen Miranda. No? Helen Miranda, may tanong siya, may concern siya tungkol sa ating mga product. Good morning, Coach. May tanong po ako kung saan galing ang ingredient ng mga food supplement natin at kung saan minamanufacture ang mga ito. Lahat po ba ito dito sa Pilipinas? Yes, meron tayo dito mga ang tawag diyan, may mga imported tayong mga material, mga tawag dito ingredient. Iba-iba kasi ang pinanggagalingan niyan eh.
Halimbawa, acai berry, galing yan sa Amazon, galing yan sa, I believe, sa Brazil, galing yan. Yung ating crypto organic, galing yan sa Taiwan. Iba-iba ang pinanggagalingan yan. Tapos pag dumating sa Pilipinas yan, may mga ano yan, kumbaga dito yan ina, parang dito yan na kinukumpleto. Dito yan inaayos. Dito yan, meron tayo ditong mga, kaya nga di ba tayo ang nagpa-pioneer, tayo ang nagsimula ng mga effective and natural product na kumbaga pinagsasama-sama natin dito. Meron tayong mga parang manufacturing firm or company na bumubuo o galing sa iba't ibang bansa tapos darating sa isang lugar dito sa Pilipinas, sa Uno, tapos bubuoy natin. Babox natin, ika-capsulate natin. Yun, yun ang ginagawa. Hindi ho yan galing lang sa isang lugar. No? Galing po yan sa iba't ibang lugar. Kagaya halimbawa nga nung crypto, sa Taiwan galing yan. No, darating dito yan, bulto-bulto yan, di pa yung nakabote. Dumadating dito yan, may nagbobote niyan. No? At wala kayong dapat ipangamba, mapapanood nyo naman dyan sa ating mga video, yung ating warehouse, yung ating mga tawag dito, yung mga pinagbabagsakan ng malakihang bulk ng ating mga produkto, wala kayong dapat ipag-alala. Sabi ko nga kanina, tayo ay approved ng FDA, approved tayo ng Philippine Pharmaceutical Directory, approved tayo ng super brand, kilala tayo ng halal, no? Kaya regarding dun sa iba't ibang pinanggagalingan, no, marami yon, Helen Miranda, wala kang dapat ipag-alala doon. At kung kailangan mo naman ng mga certificate like yun nga FDA ng food and drugs, eh lahat naman na yan ay available sa online. Nakikita naman yan sa Facebook. Napakaano natin diyan, napaka-transparent natin regarding sa mga licensing. Yan ang sagot ko sa iyo kasi kung nangangamba ka o nagkakaroon ka ng agam-agam tungkol sa quality, eh hindi naman tayo tatagal ng 14 na taon kung hindi kalidad at kung hindi katiwa-tiwala ang ating mga produkto. Yan ang sagot ko sa iyo, Miss Helen Miranda. Mula kay Helen Miranda, punta naman tayo kay Renato Reyes Socorro. Ito, tungkol naman sa hika ito. Ano pong magandang supplement para sa may hika? Una na dyan, syempre, yung Ultimacy. 2-1-1 Ultimacy. 3 times a day na virgin coconut oil. Tapos 4-4-4 na crypto organic. Malaking bagay yung 3 food supplement na yon para yung hika mo, hindi ka basta-basta susumpungin. Sana nakuha mo, Renato Reyes Socorro, ang aking sagot sa'yo. No? Mula naman kay Renato Socorro, puntahan natin si eto, Lay Princess Mateo. Yan, eto mahaba ang sagot tanong ni Lay Princess Mateo. No? Sagutin natin si Lay Princess. Sabi niya, good morning coach. Ask ko lang po, yung auntie ko, 74 years old na po siya. May edad na ng konti. Diabetic, high cholesterol, high blood pressure, at allergies po. She is taking 6 kinds of medicine and 3 kinds of vitamins. Ano po ang magandang combination ng product natin ang makakatulong sa kanya? Thank you po. Okay, Lay Princess Mateo, makinig kang mabuti. Unang-una, yung mga gamot niya, kung ito ay galing sa doktor, recommendation ng doktor, reseta ng doktor, hindi mo pwedeng itigil. No? Kung yung mga tinetake niya ay pwedeng recommendation ng kanyang doktor, tuloy-tuloy niyo kasi hindi naman yung irerekomenda ng doktor kung hindi kailangan. Ngayon, ang tanong mo sa akin, ano bang pwedeng makatulong sa kanya ng mga produkto natin? Marami. Ay dapat nga dito makapag-cleansing siya. Pero ito yung pinakamagandang kombinasyon. Una, kailangan niya ng pro-cardio. Bakit? High cholesterol siya, at the same time, high blood. Eh ang pro-cardio, para yan sa overall cardiovascular disease. Tumutulong sa mataas ang cholesterol at high blood o alta presyon. Diabetic siya. Pangunahin na dyan ang crypto organic, 444. Makinig ka mabuti, 444, 4 sa umaga, tanghali at gabi. Pro-cardio, isa sa gabi. Tapos sabi mo dito, meron siyang allergies. Tumutulong din ang crypto organic kasi mayaman yan sa vitamin B complex. Kaya kung meron siya mga allergies, no, na butlig-butlig, grasa sa balat, nakakatulong yon. Yung crypto, mayaman yan sa vitamin B complex. Tumutulong kasi ang vitamin B complex para maiwasan natin yung allergies.
At ang isa pang kailangan niya para talagang matulungan nating mawala yung allergies niya, Ultimacy. Apat na piraso, 2-1-1. At kailangan niya ng Santeate berries kahit isa lang sa umaga. So apat yon, yun ang pinakamatipid at pinakamagandang maire-recommend mo sa tita mo. Crypto, 4-4-4, Ultima, 2-1-1, Santeate berries, isa sa umaga, and Pro Cardio, isa naman sa gabi. Yan ang sagot ko sa iyo, Lay Princess Mateo. Yon, tuloy lang ang medication niya, no? Tuloy-tuloy lang, tapos maganda to yung 74 years old na yan, alam mo. Maganda yan, every morning naglalakad. Naglalakad-lakad siya. Papawisan, no? Maganda yan na pinapawisan todo. Why? Nakakatulong yon to improve your immune system. Tapos para ma-improve niya yung blood sugar niya. Kasi yung mga ganyan na 74 years old na may diabetes, antukin yan eh. Antukin yan, tsaka madaling mapagod yan. Kailangan yan, medyo ma-stretching yan every morning. Kahit 15 minutes lang. Tapos lagi yung papainumin ng water. No? Iinom siya palagi. Magsisip siya ng water. Meaning ng sip, ganyan, no? Lagi yung tatabihan ng tubig para nakakainom-inom siya, nababasa yung labi niya. Maganda yun, nakaka-absorb siya ng tubig para maganda ang kanyang body temperature at maganda ang kanyang absorption sa nutrition. Kasi pag may tubig ang katawan natin, maganda ang repair ng katawan. Yun ang sagot ko sa iyo, Lay Princess Mateo. Okay? Mula kay Lay Princess Mateo, eto. Puntahan naman natin to si Libya, bago to, bagong pangalan to nakita ko, Libya Legaspi. Yan. Okay. Hi coach, anong pwedeng inumin po? No? Nang masyadong makakalimutin. 13 years old po. 13 years old. Bata ano? Makakalimutin na? No? Hindi normal 'yon. Kaibigan, no? Libya Legaspi. Ano ba ang maganda sa brain function o yung malilimutin o yung mga memory enhancer? Yun pala, memory enhancement sa bata. Unang-una, kailangan niya ng BCO. No? Bigyan mo ng virgin coconut oil. 3 times a day. Makakatulong yon para antiviral, antibacterial, immune system booster, makakaiwas na sa mga may seizure o hindi natin alam kung ano ang kanyang kondisyon. So, bigyan na natin ng BCO. Ultima si kailangan niya. 13 siya, 2-1-1. Pwede na sa kanya ang 2-1-1. And crypto organic, 4-4-4. Bigyan mo ng crypto, 4-4-4. Why? Ang crypto organic, maganda yan sa memory, maganda yan sa mental sharpness and focus, maganda yan sa brain function, no? Ng isang bata, maganda yan sa memory enhancer. No? Napakaganda niyan, parang ginkgo biloba yan, merong enhancement ng memory. So ulitin ko, Libya, no? Tulungan natin yung bata na 13 years old, crypto 444, Ultima 211, BCO 3 times a day, makakatulong yan. No? Subukan mo. Iwasan kasi yung mga sitsirya, iwasan yung mabebetsin. Kapag ka tayo kain ng betchin, ay talagang mauulyanin ka. Bata ka pa, makakaulyanin ka na. Nakakasira ho ng function ng brain o ng memory ang mga betchin. Yung mga hinahalo ho nating mga pampalasa sa sabaw, hinahalo ho nating mga pampalasa sa gulay, nakakadamage ho ng memory enhance, ng memory, kumbaga, ng mga tao yan, hindi lang bata. Pati kaya nga maraming matanda ngayon, may Alzheimer's disease. May problema ho sa memorya. Alzheimer's disease. Why? Sa pagkain kasi yan. Nakukuha. So yan ang sagot ko sa Libya. No? Tandaan mo. Crypto. Baka makalimutan mo. Crypto 444. Ultima 211. Virgin coconut oil. 3 beses maghapon. Sa 13 years old na siya. Pwede sa kanya. Okay. Mula naman dito kay Libya Legaspi. Ito. May pumasok si Rose Subiliaga. Basahin natin. From Team Limitless. Yan, good morning mentor, Team Limitless. Sa pangunguna yan, nila Lane and Daya. Ano pong pwedeng food supplement sa merong ovarian cyst? Okay, Rose, makinig ka mabuti, no? Sa ganyan, sa cyst, no? Hindi natin alam kung yan ba ay benign o yan ba ay sebaceous, no?
sana benign mass, no, hindi siya cancerous. Unang-una, napakainam dyan, no, yung dinidiscuss natin kanina, yung cleansing. Bigyan mo na agad ng cleansing yan. No, crypto 444, ultima 211, BCO 3 times a day, zinc with vitamin D 2 beses maghapon. Malaking tulong yan, Rosso Villaga, no? Iwas lang siya sa mga pagkaing mamantika, huwag masyadong kumain ng red meat, kain ng prutas at gulay upang mabilis lumakas ang kanyang resistensya. Yung cleansing natin na set, yung nakikita mo sa screen na yan, apat, Ultima, Crypto, Zinc with Vitamin D, and Virgin Coconut Oil, nabanggit ko kung ilan, ipatake mo sa kanya, malaking bagay yan sa kanya, makakatulong yan. So yun ang sagot ko sa'yo, Rose Obiliaga from Limitless Group, mula kay Upline, Lalaine, and Daya. Puntahan naman natin, mula kay Rose Obiliaga, eto si Marie Palse Rabanilla. Basahin natin. Coach, tanong ko po, anong tamang supplement sa may hika at mahina ang baga? No? Kapag ho ganyang medyo mahina ang baga ninyo, may hika kayo, meron kayong respiratory problem, lalo ngayon sa panahon ngayon, dapat palalakasin natin yung respiratory. So unang-una, pangunahin talaga dyan, Ultima C, 211, which is sinagot ko na ho kanina yan, pero sagutin ko ulit ngayon, 211, dalawa sa umaga, isa sa tanghali, isa sa gabi na vitamin C. Siyempre, alam naman natin, ang Ultima o vitamin C, mainam yan sa respiratory system. Driver of nutrients. Ultima, kaya nga, di ba, inom tayo ng juice, mga orange juice, mansanas, bayabas. Malaking tulong yan. Tapos, crypto organic. 444, para ma-cleansing natin. Crypto organic. 444. Makakatulong yon to cleansing yung kanyang baga. No, lalakas ang baga niya. Tapos maganda, no, para medyo mas matipid pa, virgin coconut oil 3 times a day. No? Antiviral and antibacterial properties. Natural ano yan, natural parang natural antibiotic yan sa katawan. Tumutulong yan na mawala yung mga bacteria and virus sa katawan. Yon, subukan mo yon, malaking bagay yon. Sobrang laking bagay yon para hindi basta-basta susumpungin ng hika. Yun ang sagot ko sa iyo. Mula doon sa nagtanong tungkol sa hika, eto may pumasok si Dennis De Guzman. Basahin natin to, Dennis De Guzman. Good morning, coach. May direct consult po ako sa inyo. May business partner po yung kapatid niya. May business partner po ako. Yung kapatid niya may chronic kidney disease. Chronic, 7 years ago. Naka-bedridden. Thank you po. Ah, okay. Dennis De Guzman. Medyo mabigat yung sitwasyon nito. Unang-una, bedridden siya. No? Hindi nakakagalaw. Hindi nakaka... Baka nga... Tapos chronic. Pag sinabing chronic, wala na. Kailangan ang nire-recommenda sa ganyan pag chronic disease, transplant. No? Nire-recommendahan ng transplant yan. Eh, hindi ko alam kung ano decision nila sa ganon. No? Hindi natin alam. Tapos 7 taon na may chronic kidney disease. Sigurado ako, dinadialysis to eh. Kasi chronic to eh. Baka nga 2 times a week ang dialysis nito. Dennis De Guzman, ikinalulungkot ko. Medyo mahirap mag-advise sa ganyan. No? Sana nakikinig ka ngayon. Hindi kasi natin alam yung totoong sitwasyon niya. Hindi ko alam. Wala ko idea kung anong sitwasyon niya. Wala ko idea kung ano ang kanyang status ng kanyang laboratory test, yung latest. Sa ngayon, hindi ako makapag-advise sa'yo kasi chronic nga eh. Medyo pag sinabing chronic, no, medyo sabihin na natin yung salitang medyo malala. 7 taon bedridden, no? Tignan natin yung ilang mga i-advise ko sa'yo kasi normally may mga nagtatanong tungkol sa akin sa ganyan, no? Ang sinasabi ko, sundin nyo yung sinasabi ng doktor. Kasi iba-iba ho ang sitwasyon ng may chronic disease. Lalo na, chronic siya, malala siya, bedridden, 7 taon na. Mahirap pag-advise kasi baka magkaroon ng... maselan kasi ang pangangatawan yan. Eh. Medyo sensitive yan. Eh. Baka magkaroon ng ilang mga reaction, hindi makaya ng katawan, malagay pa tayo sa alanganin. Kaya ang ina-advise ko, Dennis, mabuti isundin niya yung sinasabi ng kanyang espesyalista. No? Para mas maganda ang kanyang development. At kung makikita ninyo na nag-i-improve, gumanda ang kanyang kalusugan,
balik ka, tanungin mo ulit ako, update mo ako, kung ma-update mo ako dito sa Uno Live ng kanyang medical record na medyo nag-i-improve na, tignan natin kung ano ang ating magagawa. Sa yon Dennis, no, medyo delikado, medyo alanganin tayo sa pag-a-advise kasi wala akong idea kung ano ang status ng health nitong sinasabi mong may chronic kidney disease. No, baka malagay pa tayo sa alanganin. Sana naiintindihan mo, Dennis De Guzman. Maraming salamat sa iyo. Mula kay Dennis De Guzman, punta naman tayo dito kay Nene Beboso. Ito, humihingi ng tulong. Please naman, help mo ako. Saan ba dapat dalhin ang pasyente ko kasi kailangan niya masalinan ng dugo? Saang ospital? Any hospital po, pwede ho kayong magpunta kung kailangan ho ng dugo. At kung wala naman ho silang available na dugo, magre-repair po sila sa inyo. Mas maganda kung sa mga provincial hospital kayo magpunta para may available talagang blood bank, no? Tungkol po sa pagsasali ng dugo, no? Eh lahat naman ho ng hospital may kakayahan niyan. Pero yung support o yung supply, eh talagang pupunta kayo sa blood bank. Pinakamaganda pumunta na ho kayo sa mga government hospital. Normally ang mga provincial hospital may katabing blood bank 'yon. May katabi ho yun doon. Sana po ay kung saan man ho kayong lugar nandoon, Nene Beboso, hindi ko alam kung nasaan kayo, kung saan kayo nakatira, pero sigurado ko merong malapit na provincial hospital dyan. Dahil po normally ang mga provincial hospital ay meron hong blood bank na katabi. Para po sa mga emergency cases, meron po sila agad nakukuhang dugo. At kung wala man doon, sigurado ko meron silang mai-re-refer sa inyo. Or pinakamaganda, punta kayo sa mismong blood bank na. And make sure lang na alam ninyo na kung ano ang kanyang klaseng dugo na kailangan. May type O, type A, kung anong type, no? Sa Philippine National Red Cross, maganda rin makapunta kayo o malapit kayo. Marami naman pong pwedeng puntahan, no? Huwag ho kayong ma-rattle o ma-stress kasi kailangan kalmado. Lalo na nakikita ka ng pasyente na ikaw mismo ay naaapektuhan, baka makaapekto sa kanya na imbis na gumanda ang kanyang kondisyon, eh makikita niya na nagiging ano siya, pabigat sa inyo. Eh kung pinakikita niyo, kalma lang kayo mga kaibigan. Yan ang mga availability ng dugo, eh available naman po yan. Inuulit ko, punta kayo sa pinakamalapit na provincial hospital. Why? Kasi may mga malapit pong blood bank doon. So yan po mga kauno, napakarami hong tanong, napakarami pumapasok pang tanong, pero wala na ho tayong sapat na oras para ito po ay sagutin isa-isa. Sabi ko nga ho sa inyo noong nakaraan, kung may mga katanungang mabibigat ang kailangang sagot, hindi ho natin basta-basta ito sinasagot kasi baka mamaya malagay pa tayo sa alanganin. Sabi ko nga sa inyo, sa abot ng aking makakaya sa pamamagitan ng natural supplementation, proper diet, discipline, tinitignan ho natin kung ito po ba ay angkop pa sa mga tao na nagtatanong, ibinibigay na rin ang sagot, no? Pero may mga kagaya ng chronic disease, no? Nangangailangan ng dugo. May mga ilang bagay po kayo dapat gawin para masolusyunan niya. So mga kauno, sa mga nanonood na mahigit ho tayong 200 plus, ang dami ho natin. Huwag kayong magsasawa. At ako po ay hanggat may oras at lakas na ipinagkakaloob ang Panginoon, willing po akong i-share sa inyo sa maliit na paraan po na ito ay nagpapasalamat ako sa Diyos na nagagamit po tayong kasangkapan upang makapagbigay ng serbisyo sa ating ilang mga kababayan. Sana po mga kauno ay huwag kayong magsasawa, no? Sana po ay i-share niyo ng i-share para kahit paano meron tayong matulungan sa maliit na paraan na ito, no? Ay libre naman ito mga kauno sa maliit na paraan na ito, sa tulong ng Diyos, sa tulong ng Uno, na ang Uno po walang sawa sa pagtulong sa kapwa. Muli mga kauna, magkita-kita po tayo kung lolobi sa susunod na linggo. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong life coach at nutritionist, Jericho Mendoza. To God be the glory.